Ikaw ba ay nag-aral talaga ng Biblia? Hindi naman totally. Ikaw ba ay talaga nag-aral ng Biblia? Hindi naman totally, malalaman natin mamaya. Hindi, Bakit ngay, ang mga hindi. Sagutin mo muna yung tanong ko. Ikaw ba ay talagang nag-aral ng Biblia? siguro mga 50%. 50%. Okay, sa 50% na yan, bro, ikaw ba ay inaral mo yung original na teksto ng Biblia? Inaral ang original na teksto ng Biblia. Mamaya, malalaman nyo. Ah, so hindi mo alam ang sagot? Mamaya, malalaman nyo. Antayin nyo Ngayon, matapos. hindi mo kayang sagutin? Mamaya, Hindi antayin mo nyo dala matapos. yung sagot mo? Bro, hindi ka naririnig. Oh, ba't ngayon lang yung pumasok si Herbert Labaya? Wala na tayong live. Wala na ba? Oh, kanina pa 10 PM natapos eh. Anong oras na ngayon? Kasi nga may inasikaso pa akong unang ginawa. May trabaho ako. Ako nga nagtatrabaho rin ngayon. Bago pa nga lang ako kakal. So ano mangyari bro? Yung pangako mo na ilalampaso kami, hindi na mangyayari yon? Depende sa inyo. Ha? Depende sa inyo. Kung depende, ikaw, ikaksak. Kami, lagi kami nandito eh. Kasi nga, ako may trabaho. Pero kapag wala, kagaya niyan, Sabado. Oh, pwede. Ay, Sabado. Andiyan si Rayan Fuentes sa Sabado. Baka ano ba yan? Ano yan, tuwing? Baka magpapaschedule sa bro. Next hindi Saturday. Naman. So, Saturday sobra available mo, Labaya? Sobra naman tayong special niya. Hindi, huwag kang magdahilan, bro. Huwag kang magdahilan dahil nangako ka na ilalampaso kami sa tamang paraan. Oo. Kailangan din kasing base sa ano ha, base sa mga napapakinggan ko kagaya nung minsan na nadaanan ko kayo, yung parang sinasabi niyo tungkol sa parang patuloy po lang yung ano ba yun? Kasi parang masyadong, kumbaga masyadong tinataas nyo ang moral ng pagiging isang Katoliko. Anong moral? Parang wala masyadong kami, matasang. wala Ano kami na? Tinataas na ano bro, wala kami tinataas na moral sa Katoliko. No, not ano, not moral. Kumbaga, mali ang paggagamit ko ng term. Tinataas nyo masyado yung kanyang, kumbaga, kalidad. Pagiging isang Katoliko. Gaya ng ano? Diba, nung nakaraan, parang may dadalat yung body niya tayo nagsasalitaan. Gaya ng ano bro, gaya ng ano, di ko mag-gets. Yung sinasabi niya na Katoliko lang yung, parang Katoliko lang yung religion na ano. Basta ganun, doon yun, sabi ko rin. Katoliko lang yung original, yung ano, yung original, yung parang sa ibang term na lang ang gamitin ko ha, hindi ko na lang maeksaktong ano. Yung parang Katoliko lang ang may karapatan, Katoliko lang ang pinili, Katoliko lang yung parang sa madali sa nito, yung parang Katoliko lang ang the best sa lahat ng religion. tama naman. Hmm, Parang ganun. Hindi ba totoo? Parang totoo ganun. Ganun? Hindi yan, ano, hindi yan totoo. Bakit ba tutol ka doon, bro? Tutol ka doon? Huwag nyo sasabihin ng ganung ano. Kasi hindi naman nakakapagligtas sa tawang religion na mayroon tayo. Bro, eh paano ngayon yan, bro? Ang father of Protestantism nagsimula noong 1522. So before 1522, wala pang Protestantism. Paano mo ngayon i-deny yan? Bakit kailangan nyo pang ano? Bakit kailangan nyo pang, kumbaga, bakit kailangan nyo pang umabot sa ganong pag-aaral? Eh, pwede namang gamitan ng common sense ang ano. Ito, babasa ako talaga ha. Bakit tayo umabot sa ganon, Brother Romel, no? Oo nga naman, bakit tayo umabot sa ganon? Bakit kaya? Cinco,
5.23 ng Epeso ang sabi kasi ganito, sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia na kanyang katawan at siya ang tagapagligtas nito. Siyempre, si Kristo ang tagapagligtas ng kanyang iglesia. Ngayon, kung ang iglesia kinaaniban mo, hindi tatag ni Kristo, paano ngayon yan? Paano mo namang masabi na ano? Hindi ano ang inyong katibayan na magpapatunay na talagang ang Katoliko ay kumbaga, 'di ba yan ang religion nyo? Ha? 'Di ba Katoliko ang religion nyo? Yes bro, Katoliko. Ano ang pwede mong maipakita o masabi na pagpapatunay? Ay, madami. Isang Katoliko ay yan ang talagang piniling religion. Ano pinili? Hindi yan ang pinili. Yan ang tinatag. Mali yung term mo. Mali I'm sorry yung... for my ano, for my term. Mali yung ano, yung sinabi mong pinili. Itinatag si Kristo nagtatag ng iglesia doon sa Jerusalem. Yung iglesia ang tinatag niya, ginawa niya yon 2,000 years ago. Sabi ni Eli Soriano, hindi ko kilala kung sino ang nagtayo ng iglesia katolika kasi hindi pa ako tao noon 2,000 years ago. So kinonfirm ni Eli Soriano mismo na ang katoliko nagsimula 2,000 years ago. At kung marunong ka sa mathematics, way back 2,000 years ago, first century. Yun naman ang isinasabi naman ng ano ng Merriam-Webster's Elementary Dictionary. Sabi nila, ang Katoliko, tracing its history back to the time of the apostles. Sabi naman nung pasugo ng INC ni Manalo, sabi ni Ferdinand Bifentes, I have nothing against the fact that the Catholic Church which exists to this day can be traced back to the first century. Sabi naman ng encyclopedia, 1,000 years after the birth of Jesus, after the death of Jesus Christ, all Christians were members of one religion. There were no separate sects or branches as there are today. All Christians were members of the Catholic Church. Oh, ngayon, ang mga apostol, inilibing sa simbahang Katoliko, ba't wala sa simbahan ninyo? Saan yan, ano, saan yan galing ang ganung ano, samantala kung tutusin nga, dapat ang Katoliko ay mahiya sa ibang mga religion. Alam mo kung bakit? Alam mo kung bakit, lalo na ang mga kaparian. Diba, ang kay Jesus Christ is mga kaparian. Ilang gumawa ng, ano? Parang Katoliko ba yun? Bakit bro, sinabi ba ni Kristo na ang kanyang iglesia perpekto ang mga membro? Saan kalata sinabi niya bro ng member ng kanyang iglesia perpekto ang ano, ang pagkatao? Sandali mo na, labasan kita ng ano, may ginagawa lang ako, sandali. Oh, sige, pag labas mo yung galing mo na ilalampaso mo kami. Sorry, hindi lang. Ilalampaso mo kami, pangako mo yan eh. Sige, gawin mo nga. Kaya mo ba kaming ilampaso? Ito na si Brother Aljan, papasok na may dalang floor wax. Dalawa lang kami ng mail dito. Diba na, natulog na. Grabe naman sa term na ilalampaso. Kumbaga, ano lang yun, terminology lang na. Huwag kagagamit ng termino na ano, na may kayabangan. Ako na excited ako sa ganyan. Ibig sabihin ay hyperbole lang pala 'yon. Oh, no. ako yung tipo na na-excite sa ganyan para kung inaandaran ng gana na aba. Paano niya kami ilalampaso, magaling siguro 'to. Kaya sabi ko, matutulog na sana ako pero naganahan pa. Ibig sabihin pala, anong layunin ng amin? Anong layunin ng samahan para ifrom sa tao? Ng aming samahan sa mga tao is to evangelize at malaman nila ang totoo at sana dumating ang panahon na konting-konti na lang ang maloloko ng ibang relihiyon. Yan mangyayari. Yun yung aming Yan mangyayari kasi nandiyan ang Biblia.
Ha? Ang hindi yan mangyayari ang gusto nyo kasi nga nandiyan ang Biblia. Ang Biblia magsasabi ng katotohanan. Sigurado ka, Kaya bro? Sasabi ng kahit katotohanan. Buong sabi mo katotohanan? Sabi ng katotohanan. Ayon sa Biblia ha, saan itinayo ang iglesia? Sige, ayon sa Biblia, saan tinayo ni Kristo ang kanyang iglesia? Sagot, talata. Ano mo may ginagawa pa ako? Saan niya tinayo? Nasaan siya nasabihin niya, itatayo ko ang aking iglesia? Nasaan siya nun? Yan ba yung sa Mateo? Gusto mong tukuyin? Na, hindi, nasaan siya nun? Nasaang lugar siya nun? Sandali lang, sandali lang. Sige, labas mo yung galing mo. Pampapalabanit ako sa inyo ah. Ang sanay na sanay kayo sa pakikipagdibatihan. Umalik na si Aljan. Pabalik na. Oh. Kuha lang yun na floor wax. Oh. Ibig sabihin para malalaman natin bago matapos ang galing kung sino ang totoong malalampas. Sige, bro. Ano yung bro? Saan ba nagsimula ang tunay na iglesia? Sandali lang, pumalma ka. Hindi, okay lang ako rito eh. Ano ba kayo? Tapos kayo na ano? Theology? Tapos na ang live, bro. Wala na kami sa live ngayon. Eh, sabi ko mga ano ba, nagtapos ba kayo ng Bachelor of Theology? Ay, yung ano, yung So, pinag-aaralan namin, mga Bible scholar yun. Kaya nga, kami na may nakaengkwentro na protestante, tapos nag-interpret, tatanungin namin, sinong Bible scholar ang sumusuporta sa paliwanag mong yan? Bakit? Para talaga, yung mga sagot natin, hindi gawa-gawang, ano lang, interpretation, kundi proven ng Bible scholar. Kaya ngayon, pag nagkamali ka ng sagot, hanapan kita ng Bible scholar. para Para mapatunayan na hindi ka gumagawa ng interpretation mo. tayin mo ko. Ah, naghahantay kami bro, huwag kang mag-alala. Tulog na sana tayo mga Romit, pero pinasokan Ano tayo. yan? Ano yan? Kayo nag-aaral lang by experience o talagang nag-aral kayo ng ano? Bro, bakit? Theology. Bakit hanggang saan ba yung pinag-aralan mo, bro? Hindi, tinatanong ko lang. Okay, sige, dahil tinatanong mo, i-confirm ko sa iyo, bro, ah, huwag kang magagalit, ha. Ikaw ba ay nag-aral Oo. talaga ng Biblia? Hindi naman total eh. Ikaw ba ay talaga nag-aral ng Biblia? Hindi naman total eh. Malalaman natin mamaya Hindi, base sa mga hindi. Sagutin mo muna yung tanong ko. Ikaw ba ay talagang nag-aral ng Biblia? siguro mga 50%. 50%. Okay, sa 50% na yan, bro, ikaw ba ay inaral mo yung original na teksto ng Biblia? Inaral ang original na teksto ng Biblia. Mamaya, malalaman nyo. Ah, so hindi mo alam ang sagot? Mamaya, malalaman nyo ang Bak tayong ngayon matapos. hindi mo kayang sagutin? Mamaya, Hindi mo antayin dala ko yung yan. sagot mo? Antayin mo ko. Nasaan ba yung sagot mo sa tanong ko, bro? Antayin mo ako, sandali lang. Sige, aantayin kita. Okay. Yung tanong ko, nag-aral ka ng Biblia. Oh, original na teksto ba yung napag-aralan mo? 50%. Okay. 50%. O, 50%. So, ibig sabihin, may iriya ka sa original teksto ng Biblia. Malay mo, mayroon. Ah, okay. Meron. Sige. Okay. Meron kang iriya? Kahit na yung original na teksto ng Daniel? Hindi lang. Mag-research. Sige bro, i-search mo muna ano yung original text ng Daniel. Pwede yan. May internet naman. Mukha yata magkakasubukan tayo sa ano ah. Mukhang sagad kayo sa aral ah. Eh, hindi po ako sagad sa aral. Sabi mo kasi, tinetest mo kami kung kami ba ay nakapag-aral lang theology. Okay. So, Oo, granting na... tinatanong tayo ba ni Romeo? Sabi niya. Apo? Lang tayo rito. Ilalampaso niya raw tayo yung ating buong team. Okay. Dalawa lang tayo dito eh. Walang problema, may ano naman ko dito, may floor wax.
Tinatanong ko kung kayo yung mga graduate o nag-aral ng Bachelor of Theology. Ang pagtatanong ko na yan ay wala yung masamang intensyon. Sa akin wala lang masamang intensyon kasi yung sinasabi mo kasi yung buong katotohanan nasa Biblia. Wala ring masamang Oo. intensyon ng aking tinatanong kung meron kang nalalaman sa original na teksto nito. Sige, sandali lang. Sige, kukuha ko muna ng Hebrew Bible ha. Okay. Sige, labasan tayo ng ano. Nang yeah, labas ka, magkuha ka ng ano doon, ng Hebrew Bible tsaka ng Greek Bible bro para mas okay. Natin to, kung talagang ano to. Siguraduhin nyo rin na marunong kayo magsalita at mag ano ng ano ha, ng Hebrew ha. Nung titinan nga sa Hebrew Bible eh, dahil mayroong interlinear, mayroong ano. Ano yung Hebrew Bible mo bro, interlinear bro? Eto bro. Ano Ay, yan? Hindi pa nakikita. Ay, hindi eto pala, makita. eto. Ayan, Greek Testament. Eto pa. Hebrew Testament. Oh. Baka yan ang inyong ano mga... Eto pa. Sige, papakinggan ko mga inter... Ay, mga pagta-translate nyo. Hindi ako magta-translate bro. Magtatanong ako sa'yo. Sabi mo kasi, Biblia ang buong katotohanan. At sabi mo, nakapag-aral ka sa Biblia. Itinetest mo kami, lalampasuhin mo kami. Kaya, okay, let's test mamaya, what you know. Mamaya, aalamin natin ang katotohanan kung sino. Sige. Sige bro, sige bro. Mamaya, ano oras bro? Alaw na ba? Bakit mamaya? Bakit hindi ngayon? Matulog ka sana eh. Mamaya bro, pagtulog na daw tayo. Hindi nyo malalaman ang mga kasagutan kung matulog kayo ng maaga. Oh, ano to po? Ano to po? Yatan? Sige, ngayon na. Labas mo na. Huwag mo na patagalin pa. Hindi na kailangan magpuyatan tayo dahil... Ano bang sekta mo, Brother Herbert Labaya? Ha? Anong sekta ka? Maya, malalaman mo rin. Ay, eh, hindi mo pa rin dala? Ano? Pati yung sekta mo, hindi mo dala? Bro, Be honest, bro. Hindi na kailangan na mamayain pa. Ngayon, sabihin mo na kung talagang honest ka na pag na tao at hindi ka nagkikipaglokohan sa amin, ilang words lang naman yun eh. Sabihin mo, ano ba? Gusto nyo ba talagang malaman ang sagot ko o gusto nyo lang sukatin ang laman ng ano ko? Okay, let us be honest. Kami, Romano Katoliko. Yun, tapos, ikaw, ano ka? Ah, mamaya nila malalaman. Hindi, dishonest to. Dishonest to. No, hindi dishonest. Nakikita ng dishonesty mo eh. No, mamaya. Malalaman mo. Mamaya, ngayon na eh. Saka ano? Ko sasabihin sa inyo sa huli kung anong religion ko. Ay, ilang sentence ba yung pangalan ng religion mo? Ilang dahil sentence pa? Dahil wala akong religion na pinaniniwalaan. Ah, so wala kang Diyos? Hindi religion na makakapagligtas sa tao. Wala kang Diyos bro? Wala kang religion? Hoy, kung may mabasa ko, religion na makapagligtas sa tao, aminin mo sinungaling ka? Yang ano nyo na naman na yan, yung mga pinagsasasay. Hindi, kung mabasa ko ngayon, religion, makakapagligtas sa tao, aminin mo sinungaling ka? No, hindi makakapagligtas ang religion sa tao. Eh, kung mabasa ko nga. Kahit mabasa mo pa, hindi makakapagligtas ano yan sa tao. Bro, sandali. Sabi niya kasi bro kanina, no, yung buong katotohanan daw ay nasa Biblia at yun yung pinaniniwalaan niya. Oh. Brother Herbert, saang talata sa Biblia na nagsasabi na ang religion ay hindi makakapagligtas? Sandali lang. Saang talata sa Biblia na nagsasabi na ang religion ay hindi makakapagligtas? Brother Romel. Yes, bro. Brother Romel, dapat showdown kami kasi sa kanya, religion hindi makakapagligtas. Oh. Kailangan talata niya ng talata. Oh. Ako na, lalabas ako ng talata, unahin ko na. O, sige. Ito, unahin ko na. Ito. Maganda yan. 1 Timothy chapter 4 verse 8 ng contemporary English version, ang sabi ay ganito, as the saying goes, exercise is good for your body, but religion helps you in every way. It promises life now and forever. These words are worthwhile and should not be forgotten. Ayan, may nabasa ako na relihiyon nakakapagligtas. Ngayon, siya naman, Bible believer siya eh. Nag-aaral siya ng Biblia for 50%. Sige, sa 50% mo, maglabas ka ng talata na ang religion hindi nakakapagligtas. Lahat yan. Sige, go. Lahat.
Lahat yan sasagutin natin ng mayroong basihan, may Eh, batayan. May... na, ngayon na, labas Sandali lang, may ginagawa pa ako. Ay, pakunwari ito, ilalampaso tayo, tapos mamaya, mamaya. Nagre-research ba, Sandali bro? lang. Ay, Sandali lang. Antayin nyo ang aking malinaw na kasagutan dyan sa inyong mga katanungan. Ikaw muna yung tapatan mo yung talata ko. Kung gusto nyong marinig ang aking mga sasabihin, ang sandali gusto lang, ko yung marinig, tapatan mo yung talata ko. Brother Herbert, Brother na Herbert, nagsasabing, anong oras po ba? Anong oras kami maghihintay? At ano na lang ito siguro, 20 minutes. 20 minutes ba? Anong gagawin natin sa 20 minutes? Maghihintay lahat lang? Na kung anong gusto nyong laban ng... Ay, hindi. Antayin nyo lang ako matapos. Hindi ba pa pwedeng magantay muna? Kasi nga, late na akong natatapos. Ay? Lahat yan mabibigyan. Lahat yan mabibigyan natin ng maayos, maliwanag na mga pagpapaliwanag. Mm-hmm. Ay, hindi ay, ako iniwala dyan. Kung sa mismong pangalan ng sekta mo, hindi mo masabi-sabi, ay hindi ako naniniwala dyan. No. Maling ano. Lang, inaaksaya. Ano ka lang, ano tawag dyan, Brother Romel? Yung inaaksaya lang ang oras? Patay oras. O, patay oras ang ginagawa nito eh. Alam mo, sa sinasabi mo, parang ano, nanguhusga ka na dyan sa... Ano, patay oras ka na dyan. Nanguhusga ka dyan sa... Hinuhusgahan mo ang isang tao. Base sa sarili mong opinion. Anong opinion? Talata yan, binalabas ko, hindi opinion yan, no? Nakita ba? Nakikita ba sa screen ko, Brother Romel? Nakikita ba sa screen ko? Nakikita, bro. Hindi ko nakikita hindi ko nakikita na sa screen kasi nga may ginagawa pa ako. Yun, pakunwari talaga, pilosopo. Hindi, kita mo nakikita. Ito sa taong pilosopo, anong sabi ng Biblia sa taong pilosopo? Colossians 2:8, ang sabi ganito. Yan, mag-ingat kayo nang hindi kayo madala ng walang kabuluhan at papandayang pilosopiya. Mga tradisyon lang ito ng mga at mga pamamaraan ng mundo at hindi mula kay Kristo. Yan, namimiloso po ito si ano eh. Tama yan, hindi yan pilosopo, kundi yan ang katotohanan. Paano mo sasabihin pilosopo ang isang katotohanan na sinasabi ng tao sa iyo? Sige, kung totoo, ipakita mo nga sa camera kung may ginagawa ka nga. Again. Ito, be honest, buksan mo camera mo to prove na honest ka talaga. Matino ka tao. Saan yung totoo? Sige, labas mo. Sige, buksan mo camera mo. Tayin mo. Gina. Kami, nakabukas yung camera namin. Ikaw, hindi mo kayang buksan. Para makita na sincero ka talaga sa ano? Sa pagkikipagtalakayan at hindi yung ano lang. Di ba sabi ko, talunin mo kami sa tamang paraan. Oo. Hindi naman tamang paraan nakatago yung mga mo. Hindi naman tamang ano. Hindi na, kasi naman, hindi naman ako mag-expose ng aking mukha para lang patunayan sa lahat na marunong ako. Romel, kaya niyang gloko dahil wala siyang imahe na mababahira ng dungis dahil wala yung mukha. No. Wag kang mag-alala, bro. Nakita ko yung mukha niya kanina. Hindi ako interesado sa mga ganyang publicity na ginagawa nyo. Pagaya ng... publicity. Evangelization to. Saan mo sa Biblia nabasa na pag nag-evangelize ka, nakatago ka? Aba, malay ko ba na naging evangelize kayo? Akala ko ba ay ano lang yan? Yung parang Evangelization ng talakayan, bro. Si Pablo, nakikipagtalakayan yun for evangelization. Kaya nga, akala ko naman ang ginagawa nyo ay natin. Tamang pag-aaral lang. 7-7 ng gawa. Basahin natin na 18-28 ng gawa. Sabi nito, ayan o, for with his strong arguments, he defeated the Jews in public debates by proving from the scripture that Jesus is the Messiah. Ayan o, magpanag sa talata o. Bari Romel, nababasa mo ba talata ko? Of course. Visible naman. Ang sabi niyan, for with his strong arguments, he defeated the Jews in public debates by proving from the scriptures that Jesus is the Messiah. Maliwanag naman yung talata eh.
naman ako nag-iimahinasyon. Oh, si Pablo ba pag nakipagdebate in public debate, hindi yan for evangelization purpose? Oo, malay ko eh. Kita mo nung mga panahon yun, actual na ginagawa nila eh. Malay ko rin sa inyong ginagawa nyo eh sa social media. Kala ko ay nag-aaral lang at tatalakay lang kayo ng mga pag-aaral sa Biblia na base lang sa inyong sariling ano. Wala pala tong alam sa punto por punto. Ang punto por punto ay ginawa namin kasi ito, bituko namin ito. Nadaanan ko lang yan, nung isang araw yata yun. Oh, at based sa nadaanan mo na programa namin, di ba kami nag-evangelize, di ba marami nagtatanong, sumasagot kami, para saan yun? Hindi ko masyadong napakinggan kasi nga na yung... Wari talaga. Ako, yung mga ganyan, no, mukhang nawawalan ako ng gana eh, mukhang... Anako, pagka hindi mo ako inantay. Mukhang pagka hindi mo ako... Yung ano, Romel, yung sinabi na kinalampaso tayo. Wala. Wala siyang floor wax na dala, bro. Ako gustong-gusto ko yung marinig ko na ilalampaso daw ako. Aba, mabigat ang term, di ba? Oh, mabigat yung term pero ayaw, hindi kayang gawin. Para mabigat. Ka lang ano to, para ka lang ano ba sa Tagalog yung dagom? Yung ano ba, yung ambon ba na sobrang kapal pero walang dalang ulan? Nasa Bible yun, hindi ba? Nasa Bible yun, yung ano, sa kawikaan, nakalimutan ko lang kung talata. Tingnan natin kung may katotohanan ba yan o isang haka-haka na lamang. Haka-haka. Matatawag mo haka-haka, may binabasa ko? Hindi. Ang sabi ko, baka ang mga pinag-iisip mo tungkol sa akin, ay ikaw na lang ang nag-iisip niyan. Pagka ang ikaw lang nag-iisip niyan, haka-haka, gawa-gawa, at invento ng sarili mong kaisipan. Ang haka... Walang mababasa sa haka, may referensya, mabiblia, walang mababasa. Yun ang haka. Ikaw ang sabi ko, ilan ang paso mo kami? Hindi mo nga sabihin ng anong sekta ka. Kayo ha, masyado kayong anong judgmental. Hindi, gusto ko lang gawin mo yung sinasabi mo. Hindi yung puro ka lang. Bakit, me? Ha? Ayoko yung puro lang dada na pa-assign kami sa wala. Kalahe mo, dalawang beses na niya ginawa ba ni Romel? Pumasok, pag tinawag na, biglang mawawala. No, kasi nga na. may oras. Ang tagal-tagal pa nung nagsasalita. Alam mo, putulin ko yung nagsasalita. Kung hindi ka lang sana bastos, bro, alam nga maputulin ko yung nagsasalita. No, hindi natin hindi pinag-usapan dito yung bastos o hindi. Kasi nga, ang kausap nyo, ay may, sinabi ko naman na may ginagawa. Ano ba naman to? Ibig mo sabihin, putulin ko yung pagsagot niya para lang, ano, para lang unahin ka? Hindi, pwede mo, hindi dapat hindi umabot ka ganun. Ang kailangan mo lang, ang kailangan lang, ang kailangan lang, kailangan mong intindihin. Anong tawag mo doon, bro, na hindi ka marunong magparaan sa kapwa mo tao? Bakit sinabi ko bang ano? Putulin? Sinabi ko bang... Eh, sabi mo, di ba? No! Tuloy! O ba, kaya kapag lang ako, hindi matapos yung magsagot? Hindi ako makakapagantay kasi nga may kailangan akong unahin. Ha. Oh, tapos ngayon hindi nyo i-accept, hindi nyo tatanggapin yung aking paliwanag kasi ang gusto nyo kung anong sinabi nyo at iniisip nyo na nagsisinungaling. Gumagawa-gawa lang ng istorya. No, sige na, sige na. Ilang minuto na dumaan ba ni Romel? Mukhang magalapit. Malapit-lapit na sa 20 minutes. 20 minutes, wala pa rin siyang ginagawa. Ay, no, sandali lang. Hinihanda ko na. Saglit! Oh, sige, hintay tayo, Romel. Sige, habang nagtatrabaho ako dito, maganda yan. Hindi na para ako dito maaantok. Hindi rin ba kayo nagagalit sa akin? Parang nagagalit na yata kayo. Ay bro, wag kang mag-alala, hindi kami galit. Hindi kami galit. Natutuwa kami. Pinapaandar ko lang yung ano mo, pinapaandar ko lang yung balik. Ano ba tawag dyan ba ni Romel? I'm very excited lang ako. Pinapaandar ko yung ano niya, yung motivation niya. Yan ba yun? Kasi ang mga taong nag-aaral ng Biblia, dapat sa dami ng kanilang nabasa sa Biblia, dapat ang pagiging maunawain at pagiging mapag-antay dapat isinasabuhay yun. Tingnan natin ngayon.
Bro Jando, maganda yung ano, maganda yung pagiging maunawain at mapag-antay. So dapat ganon, yung maunawain ka at mapag-antay ka, hindi yung bang papasok ka Aalis na tapos lang. hindi ka na marunong mag-antay, di ba? Aalis na lang. Bro, bye-bye. Ganon na lang. Kung wala ako. Aalis na lang. Magiging bastos at hindi maganda ang ganong ugali. Kung wala akong sapat na dahilan at kailangan kong unahin kasi nga hindi naman kay schedule na bigla-bigla na lang magcha-chat na isa ganong oras busy ako. Maganda yan, Bigla-bigla. bro dyan to. Maganda, i-schedule siguro sa sunod na Saturday, no? Kasi sabi niya, Saturday yung kanyang bakante. Sinungaling siya, sabi niya, huwag yung bigla-bigla. Alam mo, nag-chat siya sa comment section ko. Hindi ko nagugustuhan ang terminology na ginagamit. Sinungaling siya. Akusasyon yan. Anong bigla-bigla? Hindi ba chinatan pa kita, bro? Akusasyon yan. Hindi yan magandang gamitin. Alam mo, sa pagiging professional na isang tao, wag na wag mo sasabihin ng isang tao ng sinungaling. Lalo na kung hindi mo naman siya kaharap at hindi mo nakikita kung ano ang nasa sitwasyon na ginagawa ng tao. Hindi pa kita mo ngayon. Badi Romel, ito Badi Romel na paliwanag ko, Badi Romel. Oh, nag-comment siya. Sabi niya, ako papasukin yun dyan. Ilalampas, pakita ko paano kayo lang pasuin yung kayong-kayo lahat. Tapos, dahil doon, chinatan ko siya. Binigyan ko siya ng link for tomorrow. Sabi ko, bukas bro, invited kita. Dahil gusto ko yung sinabi mo na kami ilalampas mo, parang ano sa akin, challenge sa akin yun. So, sinendan ko siya ng link. Tapos, nung gabing pumasok siya, sabi ko, ikaw yung unang tatawagin ko pag pumasok ka, pakilala ka lang. Ngayon, nung binanggit ko na yung pangalan niya, dahil nagsalita si Brother Tata, umalis siya. O ngayon, muli ako nag-send ng link sa kanya for another tomorrow. Tapos sabi ko, alika na, pasok ka na. Pumasok siya kanina. Umalis na naman uli. Sabi ko, di ba? Nagsalita pa si Junre, nintira ko si Junre. Pero Junre, pumasok na yung sa Zoom ngayon, yung nangako na ilalampaso tayo. Pumasok na. So, paalala ko lang to ha. Pagkatapos ng talk ni Brother Angel, ikaw ano ko tatawagin. Hindi pa nga tapos, Brother Angel, umalis ka na. So, sabi mo, bibiglain? Ano, binigla eh. Ano yun eh, pinahantay mo ako eh. Dalawang beses ako nagbigay ng Zoom link sa'yo, sasabihin mo, bigla-bigla. Talaga to, bigla-bigla daw, dalawang beses ako nagbigay ng Zoom link sa kanya. Sinabi ko pa, ikaw yung unang tatawagin ko bro ha, mabibigla ka pa ron. Hintay natin, mukhang malapit ng 20 minutes. Kung wala na to ba ni Romel? Hindi, hindi lang. O, sandali lang daw. Meron akong chat na... Sige, tayo natin. Hala, patay na siya. Sige, hintay tayo. Hala. Naghintay tayo. Oh my God, hindi niya kinaya. Brother Herbert, pwede mo bang buksan yung camera mo? Huwag lang bubuksan. Bakit? Para saan pa, nalungkot ako sa balita. May patay na siya, may. Si Wilfredo. Oo, patay na siya. Ngayon lang. Siguradong masilisi talaga siya nito. Tingnan mo mga po sa Facebook, puro ano na, minumura na siya. Diyos ko. Wala. Hindi niya mikinaya.
Ano na katarayan ng mga balahibo ko? Yes ko. At? Ano, hindi niya napagtagumpay yan. Hello? Hello? No, ready ka na? Nangila ako? Hindi niya minapagtagumpayan sigurado. O ito, taki po. Ibig sabihin ni, ano? Hello? Patayin mo muna saglit. Na, wala na, nababalik yan. Grabe naman kayo. Marami pa namang araw eh. Hindi na nga. Sabi ko lang nga ba eh. Huwag kang ganyan. Merong matinding ano. Sali Romel, masinin ako sa Sali Romel, yun mo, nahuli ng polis. Yan. Sino ba talaga? Ano huli niya? Kukulong ba yan? Galing nang gumawa nito ah. Grabe mag-edit ah. Edit ba to? Parang ano eh, parang edited bro eh. Ha? Parang cos parang cosplay lang. Cosplay nga, pero galing nga na pagkakagawa. Galing? Galing talaga. Yes, ano yan? Sa Predator yan, no? Oh, Alien Predator. Galing talaga na pagkagawa, oh. Motor, Alien. Driver, Predator. Galing design. Grabe, pahanga ako. Ano? Sige, ano, patayin niyo muna kayo. Hello. Oh. Patayin niyo muna kayo. Okay, di ba? Pwede bang humingi sa inyo ng pauma din? Umani na ano? Susunod lang daw, bro. Sunod Napatayin lang. muna. Napatayin muna dahil nasasak ako sa mga nangyayari. Diyos ko po. Wala na to. Sige na. Ate Romel. Sige po. Wala natin magagawa rito. Naghintay tayo 20 minutes. O wala. Marami pang araw. Hindi, marami, marami pa rin gabi. Maraming araw at marami ding gabi. Sige bro. Humingi. Sandali lang, pakinggan nyo muna ang sasabihin ko. Pasensyaan nyo muna ako. Pero marami pang araw. Marami pang gabi. Kaya humingi ako sa inyo ng pasensya sa pagpapaantay ko sa inyo. Maintindihan nyo ba ako? Nagagalit kayo sa akin. Ako sa totoo lang hindi ako galit pero hindi ko ta naiintindihan. Hindi ako galit pero hindi kita naiintindihan. Brad, pilitin mo akong intindihin kasi nga nung nagpakamatay na gusto ko. Kaya ako makakasurvive. Bigay mo na lang sa amin bro yung pangalan, baka makatulong kami sa prayer.
Nagpakamatay nga siya kahapon. Uminom siya ng gamot ng ano, gamot sa parang gamot yun sa mga daga. Ngayon, maghapon, inaantay mino muna ito, kumakaligtas, bumigay ng tuluyan. Ay, Diyos ko. Eh, Romel, tulong na tayo ba ni Romel? Ating makukuha dito. Ano ba yan, bro? Sa susunod na gabi na lang. Sige, sa susunod, kung inyong mamarapatin pa, humingi ako ng pasensya, Brother Romel, Brother... Ano ba yung isa? Yando. Brother Yando, pasensyaan mo na ako. Nang hinaan tuhod ko, baka masamaan loob nyo sa akin, ha? Wala yan, Sana bro. huwag naman. Ay. Na, tulong na tayo. Sige, sige. All right. Okay, and 4, 3, 2, 1, blast off! Yan mga kapatid, no? Nakita nyo, napakaganda na naging talak yan ngayon sa recorded lang ito mga kapatid. Mapapanood nyo ito sa ating katotohanan ito pag-usapan. At sinadya ko talaga na mag-record, no? Dahil mula pa ng pagkatapos ng atin pong Worldwide Catholic Bible Study kanina, eh nag-record na po tayo para baka meron mga question and answer. Then, eto, kita ni Brother Jando, pumasok yung nagsabi na ilalampaso daw ang punto por punto. Pero eto, nakita niyo mga kapatid, ilalampaso pala na mga paiwas na sagot ang nangyari ngayon. So, manonotice nyo naman kung ano yung kanyang attitude dito mga kapatid. Kung totoo ba yung sinasabi niya na ilalampaso ang punto por punto pero sa simpleng katanungan lang ay hindi masagot. Tapos sabi niya, biblical daw siya, no? Bible daw yung kanyang basihan. Bible is the fullness of truth para sa kanya. But then, mga kapatid, kahit na ang Biblia ay hindi napatunayan ang kanyang paniniwala. Kaya, mga kapatid, patuloy lang sa pagsusubaybay, sa pagsasaliksik, sa pag-aaral ng ating pananampalataya. Ito po ang inyong abang lingkod, Brother Romel, A. Palma, ng Katotohanan at Pag-usapan. Sa Diyos po ang lahat ng papuri.